morning. Magandang morning sa iyo, Chang Ami. Alam nyo, 8 oras na sa kalsada si Artebio Cinco, pero barya pa din ang kinita niya kagabi. Ganun ang naging sitwasyon niya nitong nakaarang mga linggo dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Dahil dito, Chang Ami, nagpasya siya kagabi na iyon na muna ang kanyang huling biyahe. Anya, sa gising niya na 3:00 ng umaga at uwi ng pasado 9:00 ng gabi, gutom pa din ang inaabot ng kanyang pamilya. Para makabili ng pagkain sa lamesa, umaasa raw sila sa utang. Ngayon, Chang Ami, lumobo na sa 20,000 ang utang ng pamilya ni Artemio. Patuloy kasi ang pag-aaray niya dahil nga hindi naman siya kumikita. Madalas, hindi lang bukod sa mas mahalang petrolyo, Chang Ami, kukuunti lang din daw ang pasahero ngayon. Ilang araw na rin siyang hindi bumabiyahe at sinasabi niya, itutuloy niya na lang ito dahil parang wala naman daw diferensya, hindi pa siya pagod. Patuloy ang pag-aaray ng mga chauffeur Chang Ami bilang 5 sa terminal sa Maynila dahil sa patuloy na pagsipangan nitong petrolyo at ngayong umaga, nabanggit sa mga naunang report na mayroon na namang pagtaas sa 3 piso. Si JR Brocalis naman, pinilit bumiyahe kagabi Chang Ami kahit coding para magkaroon ng ilang daang piso para sa pamilya. Pero dahil umalis siya ng 4:00 para makaabot sa terminal ng kahit sara raw 2 biyahe, nahuli siya at natikitan at kailangan niya tubusin ng 350 pesos. Aminado si JR na masama ang loob niya kahit na alam niyang mali yung ginawa niya dahil minsan lang siya makahawak na ganitong halaga na 350 pesos mapupunta pa sa iba. Ayun nga lang, wala siyang magawa kundi mamasada kahit coding kasi nga kung hindi siya magtatrabaho Chang Ami yung kinita niya nung nakaraang araw, hindi naman naabot hanggang hapunan nila nilitong araw kagabi. Dahil nga, pang isang araw lang hindi kasya yung kinikita niya 150 o 200 pesos raw para sa 3 kainan ng pamilya niya. Sa ganitong hirap Chang Ami at ganitong kaliit na kita, ang biyaheng Pedro Hill hanggang Guadalupe, itong terminal, nasa 30% na ng mga chauffeur ang tumigil mamasada at ang karamihan ay naghanap na lang ng ibang trabaho. Mula iyan sa kabuuang higit 100 na jeepney driver doon. Sa Manila, ngayong araw, kahapon, Chang Ami kagabi, 32 lang ang bumiyahe na kadalasan raw umaabot yan sa 60 mga active na jeepney drivers doon. Ang kita ng mga chauffeur kasi 100 hanggang 300 piso na lamang kada araw. Malayo iyon sa dating kita nila na kumikita raw sila ng 700 hanggang 1,000 sa biyahe nila na 6 o 8 oras lamang, Chang Ami. Ang panawagan ng mga chauffeur dito, Chang Ami, hindi naman sila humihiling raw ng pagtaas pa ng presyo ng pamasahe dahil nga apektado din sila dahil yung mga anak nila, pamilya nila, sila rin mismo pag-uwi ay nagko-commute rin gumagamit ng jeep at kung itaas roto ng 15, hindi rin nila kakayanin. Ang panawagan nila Chang Ami ay sana raw makakuha rin sila nitong fuel subsidy dahil nga gusto nila sana makapahinga lang daw sana na kahit mga ilang araw o isang linggo pag nakuha nila itong 6,500. Ang problema Chang Ami sa terminal nito ayon sa presidente ng asosyon nitong Agua Joda, 6 lang sa 106 nilang miyembro ang nakatanggap nitong fuel subsidy. Chang Ami? Maraming salamat, Ana Cerezo.